Okay mga best, mga bay, magandang araw sa ating lahat. Nandito na naman po ako, gawang kamay tipi nga pala. So ito, kita nyo itong mga sinusuot ko, parang akong angularyo rito. Pero sinadya ko talaga itong suotin para makita nyo kung mapipakita ko sa inyo na ito yung mga ginagawa ko at marami pa na mga disenyo, mga handmade accessories ito, mga bracelet. Okay mga best, mga bay, bago ang lahat, ikaw kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, ay huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, and hit ang notification bell sa baba para updated ka sa mga bago kong tutorial video. So ito mga best, mga bay, masaya tayo kasi monetize na yung channel natin. Okay. Masaya ako mga best, mga bay, kasi nga ito yung inaasam ko noon na magiging monetize yung aking channel. Okay, so sa wakas mga best, mga bay, so na-monetize din siya. Okay, ito na mga best, mga bay, mayroon na sponsor mga best, mga bay, sa ating mga materials na gagamitin ngayon. Katulad nito, Thailand cord. Nagbigay siya ng Thailand cord sa atin at saka beads. So siya po pala yung pwede nating kontakin kapag kailangan natin bumili ng mga materials para sa handcraft accessories katulad ng mga cord, Thailand cord, Chinese cord, wax cord, at saka iba't ibang klase ng beads na kailangan nating gamitin para kapag gumawa tayo ng mga handmade accessories ay mayroon tayong magagamit. So ito yung Facebook account niya, mga best, mga bay, pwede niyo siyang kontakturo ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng Tubico 5. Okay, ito siya mga best, mga bay, Tubico 5, kasi nga marami ang nag-message sa akin sa aking messenger na kailan ko ba daw gagawa ng video ang paggawa ng Tubico 5, no? So ito na yon, gagawan ko na siya ng video. Hindi natin patatagalin pa mga best, mga bay, simulan na natin. And 3, 2, 1, here we go. Okay mga best, mga bay, simulan na natin ang paggawa ng Tubico 5. Ito ang mga materials na ating gagamitin. Mayroon tayong ganito, pusher, at saka actually tapos mo na itong gawin yung ating bowl ng ating pipe. Ayan. At saka meron tayong ganito, may butas siya sa gitna. Pwede rin, pwede nyo rin gamitin ang yung may antena kayo dyan na hindi na ginagamit, pwede nyo i-copy ng ganitong kaba. Okay, at ang pinaka-importante sa lahat is itong ating epoxy. Okay, side A at saka side B, side A, side B, at saka kailangan din na mayroon tayong ganito cornstarch para hindi dumikit sa ating kamay kapag hinahawakan natin yung epoxy. So simulan na natin. Ang unang gawin ay halo lang natin itong epoxy na side A at saka side B, so para hindi siya dumikit sa ating kamay. So hawak muna tayo ng ito, saka natin hawakan. Okay, halo natin itong side A at saka side B. Okay, kailangan mahalo siya ng mabuti mga best, mga bay, para madali lang siyang tumigas. Okay, kasi kapag hindi nahalo ng mabuti, may tendency na hindi siya titigas, no? Okay, bago ang lahat mga best, mga bay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit ang notification bell sa baba para updated ka sa mga bago pang tutorial video. So ito na mga best, mga bay, tapos na natin ihalo. So itabi muna natin yan. So ito na, ito na mga best, mga bay. Actually tapos ko na siyang nilagyan ng butas dito, no? Tsaka ito lagay natin dito yan. Kailangan hindi siya masyadong lalagpas sa loob yan. Kung mayroon kayong katanungan mga best, mga bay, no, kung paano ko ito ginawa, itong black bowl at saka itong ating yung ginagamit ko na tubo. So kung mayroon kayong katanungan, i-comment nyo lang dito sa baba sa ating comment section, no, para mabasa ko at sasagutin ko kayo kung paano ko ito ginagawa, ang bowl at saka ito. Okay, so ito na, simulan na natin, no? Magkuha lang tayo ng ito,
dumidikit sa anong kamay. Yan. So, ganyan lang. Kailangan to ng timing mga best mga bay para madali siyang dumikit. O, yan lang. O, yan siya. Okay. Yan lang. Itong design na ito is parang signature ko na to kasi sa mga ginagawa ko ito talaga yung design ko. Yan, parang ano, Tahiti design, tribal design. Pag nakakita kayo na may ganitong design, yung ganito, so ako yung nagawa niyan. May marami namang gumagawa ng ganito pero ang design na ganito is parang ato lang gumagawa. Yan, so ito mga best mga bay, hintayin muna natin na matuyo ito mga 5 minutes. So yan guys, hindi na natin hintayin na matuyo ito kasi kumaba itong ating video, no. Pag matuyo ito mga best mga bay, ilagay lang natin, ilagay natin dito. Ito yung color natin, no. At kung nagtatanong ka kung ano-ano ito at kung anong color ito, i-comment mo lang sa comment section at doon ko sasagutin kung ano ito, ano ang ginagamit ko sa ating pangkulay. Okay? Kunwari lang na tuyo na ito, ibabad natin dito. Ibabad natin dito ng mga 10 minutes para mayroon siya, malagyan siya ng kulay. So, actually, mayroon akong binaba dito. Ito na lang yung gagamitin natin para hindi na tayo matagalan. Okay? So, mayroon akong mga binaba dito. Ito na lang yung gamitin natin. So, okay guys. Ito yung kinalabasan niya, no? Ito siya, no? Pag katuyo nito, ibabad natin ng 10 minutes dito. So, ito yung kinalabasan niya. Ito. So, ang gagawin natin dito is, lagyan natin ng dagdag na disenyo. Okay. So, punasan na muna natin. Yan. Actually, ang paggawa ng tubig ko pa yung mga best mga bay is maraming proseso. Kasi nga, magpapatuyo ka pa, maglalagay ng kulay. So, ang bintang nito is 200 pesos each, no? Kada isang piraso. Ito na siya. Tagdagan natin ng disenyo. So, ang ilagay natin na design is yung bungo. Bungo na disenyo. So, ito. Ito siya. Sundan nyo lang ako mga best mga bay. Huwag nyo nang pansinin yung kamay ko kasi nalagyan ng kulay. Sobrang madikit yung kulay. Pag mahawakan mo, talagang direksyon didikit sa ano mo, sa kamay mo. Yan. So, ang gagawin natin ngayon na disenyo is bungo, no? Bungo or basta bungo. Okay. So, ito na. Okay, ito na. Actually, simpleng mula yung gagawin ko mga best mga bay kasi yung gamit ko is
Okay, guys, ngayon ang gagawin. 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 So, gawin naman natin dito mga guys, ito lang muna dito ng 10 minutes. Pagkatapos yung natuyo. So guys, ito na yung ating bungsoy or tobacco pie. Okay? So, lagyan muna natin ito ng tali para tapos na talaga siya. Okay? Mayroon tayo dito ang Thailand cord. No? 1 meter na Thailand cord para sa isang quintas. Okay? Yan. Tupiin natin. At yan. Okay, dito sa dulo, yung kinupay natin sa gitna, ay pasok lang natin dito. Okay, yan. At saka, yan. Simple-simple lang talaga mga best mga bay, no? Kapag alam mo na kung paano gawin. Kaya ikaw, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at nakita mo itong video na ito, ay mag-subscribe ka na dahil marami pa akong ituturo ng mga kakaibang video na tutorial video para sa mga handmade accessories. Okay, para hindi ka mahuli, no? Para makuha mo talaga ang pinakaunang notification, no? Sa mga bago kong upload na video. Okay? Yan lang. Yan. So, ito na siya mga best mga bay. Tapos na natin lagyan ng tali, no? Yan. Okay? Pwede siyang ito choker. Choker siya, no, kapag gawin mong quintas, no, kapag isuot mo ay paluwagan mo lang dito, ganyan. Yan. At saka pagkatapos mong masuot ay balik mo dito, no. Ikaw na bahalang mag-adjust, no, kung ano ang gusto mo. Okay, yan. Every one week ay pasikapan ko talaga na makapost ako ng mga tatlong video or apat, no. Kaya dapat mo yang abangan kung gusto
gusto mo na mga ganitong content, no? Kung ikaw ay gumagawa ng mga ganito at mahilig kang gumawa ng ganito, ay subscribe mo na ang channel ko para ikaw yung unang makatanggap ng notification ng mga bago ko pang i-upload ng mga tutorial video. So hanggang dito na lang po, mga best, mga bay, no? Ito nga pala po, si Gawang Kamay TV, and peace!